Magpapaskam tayo sa scammer at susundan natin siya gamit ang tracker. Baka maraming nagtatanong kung paano ko siya na-track. Ganito lang yan. So gumawa ko ng fake account para i-chat ang scammer. At buti na lang kumagat siya. Itatrap natin siya sa mapapanaluan niya sa atin na sombrero. At di niya alam na yung sombrero na yun may tracker pala sa loob. Yung tracker na pinadeliver natin umabot sa Oriental. Ang layo pala ng pinuntahan ng ating tracker. Mga kaergang, nakita niyo ba? Pupuntahan natin siya dun sa Oriental at susundan kung saan siya pupunta at kung ano ang gagawin niya. Dito natin malalaman kung ano ang ginagawa ng mga scammer. So tatawagan natin siya. Etong scammer na to, hindi niya totoong mukha. Nagpapanggap na tong isang babae. Hello? Pero isa pala tong lalaki. At bibilin ko sa kanya ang cellphone na worth of 12,000 pesos. Hello ma'am? Hello? Sir? Hi? Kayo po ba yung may-ari nito, sir? Dili beya, ako sa ako mning mangon na account. Sir, available pa ba yung sir? iPhone XR? Oo, available pa man eh, sir. Magkano po, sir? 12 magyud ang gipangayo sa akong mangon, sir, niya. Ana siya ba nga? Kung mohangyo daw, geez daw yung last, mohangyo. Kunin ko yan ngayon, sir. Sige, sir. Pwede, sir. Pero bayad lang sa una, sir. Kay namagoy naka-reserve ni sir. Pauna na yung magunin, sir. Kay rush niya. Pagbayad ni mo, sir, i-deliver na lang ugma. Kay gabingin naman po't karoon. Wala na po mo deliver ba? So, ano pala? Meron pala akong kakompete yan, sir. Pauna na lang, sir. Kay rush magunin, sir. Kay kailangan yung competition, sir ba? Mag-half payment ako ngayon. Tapos bukas, ika-cash ko. Okay lang yan sa'yo, sir. Ano mo, alanganin mo ko ng mag-half-half, sir? Maiba tayo ngayon. Etong kausap ko ngayon, ipapa-fully paid niya yung pera. Hindi siya magpapa-down. Tapos, ipapa-deliver niya pa bukas. Etong paraan na to, gawain din to ng mga scammer. Kasi meron ng mga COD or cash on delivery sa mga cargo na ipapa-deliver natin. Pero ito, gusto niya ipasend yung pera agad-agad. Wala ba yung mga issue na hidden issue, sir? Wala, sir. 6 months bago ni sa iyang pan. Aso, bago six pa yan. 6 months pa. Pali dito. Tapos kay need man nung ganang pang-tuition ba? Mayang i-crush niya, maligyan. Saan ba tayo pwede mag-meet up niyan, sir? Ikaw, sir. Taga din saan ba ako, sir? Parang confirm na natin na scammer to. Kasi yung tracker ko nakalagay sa Oriental. Tapos ang sinabi niya, nasa Jansan daw siya. Nagbibiroan ba tayo? Akala mo, hindi ko alam kung saan ka ngayon. Paglalaroan natin din siya. Taga din saan ba ako, sir? Taga asa din ka, sir? Sir, sa ano kasi ako, sir? Taga Oriental ako, sir. At eto na, nag-iisip siya kung mabubuking ko ba siya or hindi. Aliyo din kayo, sir. Pero yun nga, sinusubukan niya pa rin ako i-convince na taga Jansan talaga siya at hindi talaga siya nagsisinungaling. Yeah, sir, no? So, paano ba yan, sir? Iba, Gcash na ako sa iyo, sir, ba niya? Pa-deliver na ako ugma ang phone. Ano po, sir? Bukas ko pa yun makukuha yung phone tapos magka-cash ako ngayon. Yes, sir, kay... Okay, sir, sa iyo ka nakatawag, sir, kay... Ma-deliver pa lang to. Ibiin naman kay kayo rin, sir. Sige, sir. I-cash ko na yan, sir. Ngayon, sir. Tapos... Sige, sir. Sure mo lang, sir, na padala mo yan bukas, sir. Sir, ipadala na ko ni Ugma, sir. Pakain lang ko ni mo daan o ka ng number o ka ng location ni mo da, sir. Sige, sir. I-send ko ngayon, sir. Tapos Gcash mo na rin din, sir. Para deal na to sa akin, sir. 10K yung last price niyo, sir, ha? Apo. Just may lang last sige price na, sir. Mag-send na ako ngayon, sir. I-chat mo na lang sa akin yung Gcash mo, sir. Sige, sir. At eto na nga, isasanda natin sa kanya yung pera. Ay mga kaelgang, isasanda natin sa kanya. At bukas, pupuntahan na natin guys, siya sa Oriental. Malapit na tayo sa kanya mga kaelgang. Doon natin malalaman kung ano bang tunay na mukha ng scammer na to. Ang operation natin ngayon, isahanapin natin yung scammer na yon dito sa Oriental. So hindi ko talaga siya nakita ilang oras nang nakalipas. Kasi yung AirTag ko, hindi na siya nag-update. Ewan ko ba kung bakit. Baka guys, siguro nalaman niya na may AirTag sa loob. Kaya nakaisip ako ng magandang idea. Mga kaelgang, may naisip ako. Magtatanong ako sa mga tao dito kung meron silang nakitang taong nakakap na parang army color. Magtatanong tayo sa mga tao dito guys. Pwede magtanong lang ako sir. Meron kasi akong nanap, naka navy siya, nakap, tapos Adidas. Meron ba kayong kakilala niyan, nakaganyan? Wala? Wala. Sige po, salamat sir pa. Wala talaga guys. Nakailang tanong na ako at di ko pa rin siya mahanap. Wala po. Wala, hinahanap ko lang kasi siya eh. Hopefully guys, makita na natin siya. Kasi malapit na magabi. The more na gumagabi to, the more na nakakatakot yung ginagawa kong video. Hopefully, makita na talaga natin to. Kasi gusto ko na umuwi mga kaelgang. Kasi natatakot ako sa ginagawa ko. Makalipas ang ilang oras, nakita ko na talaga siya. Tangina, tangina.
Nakita ko na siya, men. At natatakot talaga ako sa ginagawa ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Pero yun nga, gusto ko pa rin siyang puntahan. Kailangan natin siya makita sa malapitan. Kinakaban ako sa ginagawa ko, pero gagawin natin to, guys. Lumakad ako papalapit sa kanya hanggang sa nakita ko na talaga ang kanyang mukha. At di ako nagkakamali. Magkapareho talaga ang cup na ibinigay ko sa kanya. Palakan na siya, guys. Palakan na siya. Susundan natin yun. So susundan natin siya kung saan siya pupunta at tignan natin kung anong gagawin niya. Kailangan natin magmamadali kasi yung motor natin nasa baba. So unfortunately, hindi talaga natin siya naabutan kasi sobrang layo ng motor natin. Hanggang sa may lumabas na update sa AirTag natin at agad-agad kong pinuntahan at ito yung nangyari. So mga kaigang, it's day 2 at tuloy pa rin tayo sa pag-stalk sa kanya. Ewan ko ba bakit siya nandito sa Tagum City? Layo ng pinuntahan ko, guys. Nakihiram ako ng iPhone 13 sa kasama ko. Kasi mas accurate kasi ito pag iPhone 13 yung gagamit. So medyo mas mabilis na paghahanap ko sa kanya. Kasi accurate na ang nilalabas nito sa location. Nakita ko na sila. Dalawa sila ngayon. Hindi ko sila nilapitan kasi natatakot ako kasi dalawa sila. Medyo distansya lang tayo sa kanila, mga kaibigan. Sinundan ko na lang sila hanggang saan sila pumunta, hanggang sa napadpad ako dito. Susundan natin sila hanggang sa makaabot sila sa bahay nila. Medyo natatakot na ako sa ginagawa ko kasi medyo madilim. At iba na talaga yung pakiramdam ko. Parang may mangyayaring masama sa akin at sumabay pa ang sama na panahon. For my safety na din, hindi ko na sila susundan. Hindi natin alam kung anong gagawin nila sa atin. At saka kumikidlat na din. So kailangan na nating umuwi. Tatawagan natin siya. Sasabihin natin sa kanya na yung cup na yon meron yung tracker. So unfortunately, binak niya ako. Pero nag-message ako sa kanya sa ibang account ko. At sinabi ko sa kanya na yung cup na napanalunan niya, merong tracker dun sa loob. At sinundan kita hanggang sa bahay niyo. Kung hindi mo yan ibibigay sa akin, magdadala ako dyan ng mga pulis. Nandito tayo ngayon, malapit sa 7-Eleven. Yung location niya kaninang umaga, nandun pa rin. Ngayon guys, wala akong nakitang tao dito, guys. So mga sasakyan lang talagang dumadaan dito. Wala akong nakitang masyadong tao. Pinuntahan ko ang location kung saan nakalagay ang AirTag. At sa nakita ko, itinapon niya ang AirTag natin. Yung tracker natin, itinapon niya. At buti na lang, ibinalik na lahat ng pera natin. Pero nandito ako sa lugar na kung saan itinapon to. At feeling ko, nag-aabang lang siya sa atin dito. Kaya aalis muna tayo dito, guys. Doon muna tayo sa medyo public na lugar. Kasi medyo unconfy ako dito, eh.